Mga ka-Berks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Tayo ay mag-aayos na ng ating mga gamit kasi malapit na tayo umalis. Tayo magbabakasyon sa city. Snow dito sa amin. Good morning! Actually, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan po ang aming tanghali. Tanghali na ngayon. Snow sa bubong ng bahay. Ay, dala-dala akong isang maleta para sa aking gamit para pag nagpunta tayo ng city, hindi na tayo bibili ng mga kailangan natin. Nandito na lahat para nakatipid tayo. Kailangan na naman na linisin yung ano, deck, oh. Punong-puno na naman ng snow, grabe. Araw-araw na lang. Para palang Louis Heredia pala tong lugar na to. Araw-araw na lang. Or may pagkaagot Isidro din. Every day. Pwede, pwede. Tama ba o tama? Mabigat-bigat din tong bag ko na to. Tama-tama kasi pag nagbiyahe ka, papunta ng city, kailangan yung gamit mo mabigat para yung hindi nagwiwigil yung sasakyan mo para mabigat yung ilalim niya. Yun. Naku, binuksan ko sa likod. Maisara ko pa kaya to. Yun palang problema rito. Gamit natin, yung buhatin natin. Yun. Ayos. Tapos niyan, ano pang gagawin natin? Nabubuhatin natin. Yung lagayan ko pa pala ng... Sana magsara. Sana magsara. Pagayong magsara, itulak natin. Yan lang sekreto niyan eh. Nagsara, di ba? Nagsara ba? Ngayon, kunin naman natin yung ating lagayan ng gasolina. Kailangan nating gumamit ng gasolina mahabang biyahe natin at walang gasolinahan. Dahil magdadrive tayo ng from here to Port Simpson, mostly mga 8-10 hours, depende sa takbo ng sasakyan mo eh. So ito na, na-prepare ko na to. Ang problema ito, walang takip. Ito may takip. Ito wala. So ito, may tubig. Napasukan ng tubig. Hindi ko alam kung mahanap ko yung takip mamaya doon sa baba. Papakargahan natin ng gasolina to. Itong jerrycan. Jerrycan tawag nila rito eh. Sa atin, ano lang to, container, lagay ng gasolina. Tama o tama? Hindi ko, dito ko muna ilagay. Tapos hanapin natin yung mga lagay natin ng gasolinahan doon sa ilalim ng ang lalim ng snow. Ayan nga ba sinasabi ko eh, ang lalim nga. Hey, nawala na, natapon ko na yata lahat yung mga anuhan ko rito, lagayan ko ng gasolinahan. Wala na rito. Kailangan ko yata bumili ng bago. Patay. Wala na ba talaga? Wala ba dito? Ang hirap no, pagka puro snow. Hindi mo makita yung hinahanap mo. Wala. Wala siya. Kasi dito siya dapat nakalagay sa deck natin. Pero hindi ko nakita sa deck, so feeling ko nalaglag siya dito. Pero wala. Hirap, no? Alam nyo ba, pinasok na ng snow yung
loob ng sapatos natin. Ang lamig na kaya sa loob. Pinagdaanan ko, ang lalim. Oh, kailangan ko na umakyat sa loob ng bahay kasi yung snow nasa loob na ng sapatos natin. Wow. Takbo. Kala nyo walang snow. Yan o, pumasok ng lahat sa loob. Oh, yan. Oh, snow lahat yan. Ayaw na niya maalis. Ang pangit pa dito sa loob ng bahay, sa apartment. Puro carpet. Ang hirap, carpet ang bahay. Pagpasok mo pa lang dito sa pinto, carpet na. So, anong next natin gagawin? Hanapin ko dito. Pero saan ko hanapin dito? Oh. Wow. Dito ko nakita yung gasolinahan kahapon. Yung gasolinahan, yung lagay ko ng gas kahapon, yung jerrycan. Mga container. Dito rin. Yun! Yun! Kita ko! Yun! Hindi na ako bibili. Buti naman. Kita nyo na works. Nandito pala sila. Nakalimutan ko magdala ng guwantes. Ng gloves. Ayan. Ayan! Ayan pa oh. So ano bang kailangan kong dalhin? Ito, 5 gallons. Ito naman. 5.3 gallons. Ito na. Ito na tayo. Ano bang dadalhin ko? Dalawa? Sakto na siguro yung dalawa. Kasi pagdating ng Fort Simpson, magkakarga ulit ako ng gas. Pupunuin ko ulit yung mga galon na to. Alam mo diyo ba, kahapon, magbablog sana ako tungkol dito sa mga damit ko. Ito, yung mga damit ko na binlog ko kahapon. Nanigas na sila, oh. Yung mga t-shirt ko. T-shirt ni Chris Cusinero. Kaburks. T-shirt ni Chris Cusinero. Ano nangyari? Ayan, t-shirt natin yan. At saka ito yung short natin. Ang lamig, sobra. Yung short ni Chris Casanero. Yung short saka yung t-shirt ni Chris Casanero, mga ka-berks. Kita nyo ba? Sintigas ng bato yung t-shirt to. Oh. Yung short ko. Okay, balik na tayo sa loob. Sobrang lamig na. Ay, ito di ako makayo ko. Ang laki ng tiyan ko. Hey. Wala rin ni atang takip to. Wow. Wala rin takip. Sana yung isa dito na iwan may takip. Ikaw, may takip to ha? Ito naman gamitin ko yung takip na ito. Pasok muna natin. Ang dami kong jerrycan. Kasi palagi ako nagpupunta sa city every year. At syempre alam nyo na, pagka winter, yun lang yung chance namin na makapag-drive papunta sa city. Dahil walang daanan ang sasakyan pag winter. Dahil walang daanan ng sasakyan pag summer. So winter lang talaga ang chance para makapag-drive tayo papunta ng city. Dahil yun, lamig sobra. Okay. Hindi pala na ganyan kalamig.
Pahinga muna ako. Papainit muna ako sa mga kamay ko. Sobrang lamig na niya. So ito lang dadalhin natin. Dalawa. Ito at saka yung isa na dry. Lamig. Dalhin natin saka ito, paralagyan natin yun ng gas. Ito, hindi natin ito magagamit kasi may tubig siya sa loob eh. Tatawi lang natin siya doon sa tabi. Start na natin ito sa sasakyan. So mga ka-berks, nandito na tayo sa gas station. At kargahin lang natin ng gas tong sasakyan. Full tank natin. Tapos ipupunuin din natin yung mga jerrycan natin o yung mga galon natin, yung kulay pulang galon natin. Pupunuin din natin yun ng gas. At para may reserva tayo once nag-drive na tayo ng long drive. Kasi hindi talaga kakasya or hindi aabot yung gas galing dito sa tanke natin hanggang Port Simpson. Kaya kailangan may extra tayo. Tapos pagdating natin ng Tulita, magre-refill tayo. Pagdating natin ng Port Simpson, magre-refill tayo. O sige na. Babay na sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Magandang araw po sa inyong lahat. Babay mga kaberks. Merry Christmas! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar